Welcome to Donmar TV News Channel. Mga balita sa buwan ng Nobyembre. Eto po kasi, eto. Kasi sumaguto kasi may banat na naman itong si Congressman Gaite ng Bayan Muna. Okay? So, ang sinabi nito ngayon ni General Lieutenant General Perlarde ay who started that red baiting and red tagging? Sino daw ba yung nagsimula nito? It was the Reds as a defense mechanism for people and organization identified with Reds, work with Reds, pursue objective of Reds, talk like the Reds and yet did not want to be labeled as Red. Diba? Sabi nga nila, talk like a duck, walk like a duck. Siyempre, anong tawag mo doon? Duck. Simple lang naman din. Yung Reds daw, they talk like Reds. They pursue objective of the Reds, work with the Reds, identified with the Reds, pero ayaw nilang matawag silang ma-red tag sila. Oh, di ba? Anong tawag mo doon? It's now time to unmask them and then present evidence once and for all to settle this issue of red tagging. They won't accept our challenge for debate. Yan, oh, di ba? Hinamon ni Palade na debatihin ito. Wala akong kumagat sa kanila. Mga wala akong yagbols itong makabayan black eh. Ah, wala akong kumagat sa debate. Hinamon na. Debate tayo noon. Ito yung panahon na dinidiscuss yung budget. Oh, walang kumagat. They won't accept our challenge for debate in the open for obvious reasons. So now let's see if they're going to face us in the Senate inquiry. Magkakaroon ng Senate inquiry patungkol dito sa red tagging na ito. So, ngayon, magkakaalaman tayo. Sino ba talaga nagre-red tag? Alam mo kung ano yung sagot ni Gaite. Ito ang sagot ni Gaite, ha? O, ito. Ayan. Do you trust Lacson to prove alleged red tagging? Bayan Muna Solon's answer. Hindi ko lang na-play. Video ko si ito, eh. Sa madaling salita, ho, itong si Bayan Muna Party List Representative Gaite said Thursday the jury still out on how Senator Lacson investigated the alleged red tagging incident involving some military officials. So, ito lang ha. Ngayon, may palusot pa rin kayo. Mag-i-inquiry ang Senate natin. May palusot na naman kayo na keso ayaw nyo, keso si Lacson ni bias. Ano ba talaga? Lahat na lang ng palusot gagawin nyo. Kaya nga, ang hamon ni General Palade ngayon ay ito ho, sa kanyang caption. Ayan. It's now time to unmask. Choose your court. Tell us, sabi niya. Tell us what you want, Representative Gaite. We can have that same inquiry in your own courthouse. Like court if you want. In the House of Representatives or in Quezon City Sports Complex, if you want, remember the forum you had where you evicted me, I was alone, and yet you did not have the balls to face me. Oh. Ah, pangatao. Kasi meron nyo yung video na binusi, nag-join ng forum, itong si Palarde sa NUPL. Okay? Tapos, pinaalis siya, binus siya. Pero umarap siya mag-isa. Panoorin nyo yan sa YouTube. Mag-isa ho siyang umarap. Yun ang sinasabi niya ngayon. O, ito. Kahit saan nyo gusto. Kahit saan. Hahamunin ko kayo. Kahit nga gusto mo, sa house mismo, pwede. Mag-debate sa house. O, Quezon City Sports Complex, pwede rin. O, saan mo gusto? There were hundreds of you there and are all quacking. Why? You wanted evidence, right? Let us see if indeed we have. So, will you see us in the Senate, Congress, or even Quezon City Sports Complex? I can come alone if you want with a truck driver to carry all our evidence. Well, maybe not. The rest will be presented in court. Oh. Ha, wala. Ngayon lang kayo nakatapat ng ganyan. Kayong mga makabayan, Black, isa lang yung kalaban nyo, ha? Kayo, wala kayong mga yagbols. Jobber the Good Book, salamat po. Banat Bay, anong brand ng makeup gusto mo? Padalang kita, joke only. We love the way you are.
Mac po o kaya Bobby Brown. Kala nyo ako nagbibili ng makeup ni Mocha sa Bobby Brown o kaya sa Mac. Ha? At apang ataw to si General Palade. Itong ito ah. Sabi ko nga, itong tao na to hindi lang siya nagsasalita. Bakit? Ginawa niya talaga eh. Isipin mo, pumunta siya sa forum ng NUPL na alam naman natin yung NUPL ay sip-sip dyan sa kay Joma. Tapos, habang nandun siya, binubuna siya pero ganun pa siya. Talagang nakatayo lang siya. Oh, tapos, pinaalis siya, tinutulak na nga siya nung matanda dun eh. Hawak niya, may dala-dala siyang ebidensya. Pero ayaw siyang pagsalitain. Oh, kita mo na? Kita mo na yan ang may yagballs. Eh, itong makabayan black ni isa walang pumapatol. Ano gusto nila? Ayun, sa kalsada. Magsisisigaw dyan sa karsada. O, diba? Kita mo na? Sephora ba? Ano Sephora? Sephora, Sephora. Ah, Sakura pala yun. Sakura, Sakura. Alam ko yung Bobby Brown, natural. Sabi ko nga sa inyo eh, ang kukulit ninyo eh. Ako nga ang nagme-makeup sa Mocha Girls. Ako ang bumibili ng makeup nila. Ako, hindi ako gumagamit ng mumurahin. Alam nyo kung bakit. Kasi yung mumurahin, pag pinawisan ka, para ka nang umiiyak nun. Doon na ano. Kaya kailangan maganda kasi sayang naman yung performance kung yung eyeliner mong ganyan, ganun-ganun na, nag-i-smudge na. O, di ba? Alam natin yan. Sabi ko nga sa inyo, pag mali, pag may nag-ano pa dyan, nag-lipstick na kulay pula, yun, ayoko yung nag-lipstick na kulay pula, lalo na pagka hindi bagay sa kulay mo. Hindi ko nila sasabihin ko ano yung hindi bagay sa kulay, ha? Kasi may binabagayan ng kulay pulang lipstick. Ah, may binabagayan ho yan. So, kung kayo maglalagay ng kulay pula, kung alam mo nang medyo hindi bagay sa kulay mo. O, di ba, nag-lipstick na kulay pula, parang kala mo, bebenta sa SM Department Store. Hoy, hindi ko nilalait yung mga taga SM Department Store, ha? Ayun lang, kasi meron mga ganun talaga eh. Sabi ko, ganito lang yan. Ganito lang sinasabi ko sa kanila. Ang lalaki, ayaw niya ng masyadong madiin ang makeup. Ayaw niya na dark ang lipstick. Bakit? Hindi nyo alam to, mga kababaihan. Sasabihan ko sa inyo. Sinasabi ko to sa Mocha Girls. Pero sasabihin ko na sa inyo, sikreto ito. Sikreto ito ng mga lalaki, ha? Gusto nyo sabihin ko? Sabihin nyo muna. Please, sabihin mo naman at bayan sikreto ng mga lalaki pagdating sa lipstick. Sabihin nyo muna. Please. Ganun. Mag-ganun kayo. Hindi ko sasabihin na hindi nyo sinasabi yon. Oh, next. Inom muna ako. Ayan na. Please. Gusto ko pa. Please. Ayan na. Ang dami na nila. Oh, ayan na. Sige, sasabihin ko na, ha? Yan po kasing lips nyo, it represent sa mata ng... Ito, totoo. Hindi ako nagbibiro. Research it. Itong lips niya yan represent your... Okay? Hindi ho totoo biro. Hindi ako nagbibiro. This is scientific. This is psychological. That lips represent your... So kung dark yan, ibig sabihin, yun ang nai-imagine ng lalaki. Dito biro, hindi ako nagbibiro dito. Kaya nga ayaw yan. Kaya nga as much as possible, light yan. Kasi iba ang dating sa kanila. Parang... Yun yun. Alam nyo na, naintindihan nyo na. Okay, di ko sinasabi pero yun ang ibig sabihin nun. Pag, kaya yung mga, kasi yung mga babae, ang hilig-hilig mag-lipstick na itim niyan. Di ko maintindihan. Akala nyo ba maganda? Hindi yung maganda, okay? Tapos yung sobrang pula na maroon na yung kulay, hindi yung maganda! Okay? Kasi ho, ang tingin ng lalaki dyan, parang, ay, ba't ganyan ang lip? Siguro ang, oh, di ba? Eto,
psychological, hindi nyo alam pero yun ang nasa isip. Subconscious na nasa isip ng lalaki. Kaya dapat ang lipstick nyo light. Very light, very flesh lang ang dating. Yun ang gusto ng lalaki. Oh, ha? Buti na lang pink lips ko. Ibig sabihin ng pink ang lips, pink ang... Hindi ito bastos, ha? Baka akala nyo binabastos ko kayo. Hindi po ito bastos. Kahit i-research nyo po yan. Kaya nga sinasabi ko lagi sa Mocha Girls, dapat ganito ang makeup ninyo. Hindi yung dark na parang ang dark-dark ng dating. Parang ano ba? Ang dungis? Ganun yun. Ha? Okay, naintindihan nyo? Naintindihan nyo? So, sikreto yan. Beauty tips naman. Kala nyo, ha? Ako rin may beauty tips ako. Sabi ko sa inyo.